What's up, Waking Nation? It's me, Aris, and in this video naman, pag-uusapan naman natin all about creatine. Siyempre, kasama ko ulit si Nigel para mag-explain mga things about the product. So, what is creatine? Creatine is one of the most studied supplement on the market. So, pag pupunta ka sa gym, pag bibili ka ng supplements sa store, ito lagi yung nire-recommend. Ito lagi yung naririnig mo sa gym, oh, ano yung tinitake mo? Nag-creatine ako. Pero, hindi masyadong clear kung bakit ba tayo nagtitake ng creatine. So, because of that, gagawa tayo ng explanation or quick explanation para makapag-educate tayo ng mas maraming Waking Nation. So, alam ko ready na kayo, ready na kami, let's start. Yung creatine, tinutulungan niya yung muscles natin para mag-produce ng energy during heavy lifting or high intense activity. So ito hindi to instant. Yung pag-supplement dapat ng creatine is for a long period of time para makita mo yung benefit. Mga added benefits pa, it can improve strength, it can increase lean muscle mass. Tapos, tinutulungan niya yung muscles natin na mag-recover ng mas mabilis during exercise. So, naiiwasan mo din yung DOMS or delayed onset muscle soreness. Alam naman ng lahat yan, yung term na yan, di ba? So, yun yung parang painful sensation na nafe-feel natin after heavy training. Tapos, nagpipik yan after 2 days. So, yun yung DOMS. Yun, parang nire-reduce niya yung inflammation ng muscle, inflammation ng body. So, para makapag-perform tayo ng mas better sa next sessions natin. So, because of that, also marami tayong questions about creatine. So, nasagutan natin yung isa. Question naman dito, ano yung pagkakaiba ng monohydrate tsaka hydrochloride? Kasi parang dalawa yung type ng creatine. Yung monohydrate kasi yan yung pinaka-studied talaga. Yan yung pinaka-common talaga na creatine sa market. Actually, hindi naman siya maraming klase. Ang mga creatine kasi parang yung sinabi ko kanina sa ingredients. Hindi lahat ng creatine na nakikita mo pare-parehas. For example, nilagay ni monohydrate na brand dito, monohydrate dito. Hindi sila parehas. May ibang creatine na micronized, yung parang pulidong-pulido talaga. Akala mo pulbos yung ano. Yun yung mag-isa sa mga magaganda. Meron ding creatine na patented. Yun yung in short branded creatine na binibili kaya alam mong mas mahal siya. Meron din yung mga generic na nire-repack lang, kaya sobrang mura. Yun naman yung mas raw. Kung mapapansin mo yung mga texture nila, mas parang mas rough. Mas rough. Pag hinawakan mo, yung kamay mo lumalagkit. So sa akin, yung pinaka back to the question, yun yung parang difference nilang dalawa. To correction lang, Waking Nation, ha? Kaya ako ina-explain yun is for you to classify. Kasi ayaw natin ng general info na all creatines are created equal. Magkakaiba sila. May mga differences talaga sila. Kasi syempre, eh, di ba? May mga research and development in-involve ang mga bawat companies dyan. Hindi lang yan basta binili, binenta. Diretso na sa'yo, iniisip nyo pare-parehas lang. So, yung pagkakaiba niya, yung monohydrate, yan yung most studied. Gaya nga na sinabi ni Aris, yun yung parang pinaka-common. So, yung benefit niya, yung nasabi nga earlier. Ang difference niya sa hydrochloride, yung hydrochloride, para siyang hydrolyzed ng creatine. So, siya yung mas wala yung mga bloating, less bloating, tsaka wala siyang nabibuild up na water sa body natin. Kasi di ba may naririnig kayo, pag nag-take ka ng creatine, magbibuild ka lang ng water dyan. Huwag ka na mag-take niyan. Tsaka yung hydrochloride, mas less yung cycle. Hindi mo siya, pwede mo siya i-take ng sustained period. Pero hindi naman namin nire-recommend na sobrang tagal, pero longer than monohydrate. So basically, yun yung difference niya. But it all depends kung bagay ba sa lifestyle mo eh. Ano ba yung ginagawa mo? Doon mo malalaman kung ano rin doon yung pwede sa'yo. Well, of course, hydrochloride is more expensive. Another question from anonymous user. Ang sabi niya, which is more effective? Monohydrate or hydrochloride? Both effective eh. Mas said nga earlier, mas depende siya doon sa lifestyle nung gumagamit. Kanyari, you're an MMA fighter by hobby, you are a parang bodybuilder, you are a gusto mo lang maging fit, or you are a runner. Depende. Depende siya. So, but it all works. It works well. Kaya nga siya most studied kasi marami na rin talagang results na nagagawa siya. It just depends sa ano. Siyempre, hindi ko naman isa-isahin lahat yun ngayon. Sobrang haba. Ano. Yun sa akin, both effective. Sa, minsan kasi, yun nga, yun kaya ako nililinaw pala kasi nakaklassify siya as equal. Eh. So mali yun. Nagiging general yung information about creatine. Oo, na lahat ng tao tinitingnan lang about price.
fries, and servings. Mas mura, mas maraming servings. They thought na it's similar. Sa waking ba natin, meron ba tayong product na creatine hydrochloride? Meron, yung pH modified... So meron nga. Yung capsule? Ito ba yun? Ay, wala dito eh. Yung modified ba yun yung ano? Oh, yung pH modified creatine, yung capsule. Na capsule, hydrochloride. Yun yung hydrochloride. So, mas less bloating. Less bloating. Tsaka walang water. Water retention mas less wala. Yung cycle. Less water retention. Less yung cycle na kailangan mong gawin. 'Di ba normally 2 to 3 months sustained. Sa kanya kahit extend mo ng 6 months, pero hindi naman recommended, it depends. Hindi mo naman siya kailangan i-take every day. Hindi mo naman siya kailangan gawing vitamins. Kumbaga when you need it, just ano to, yung hydrochloride or yung monohydrate? Yung hydrochloride. Oh. Even the powder, hindi naman namin nire-recommend na daily unless you are an intensive athlete talaga na talagang you have to fuel yourself every single day. Yun yung nire-recommend natin. Kasi pangit naman yung parang ano kayo. Syempre kung niloloko ka nung nagbebenta sa iyo, sabihin nun, i-take mo every day sir para maubos, bumili ka ulit. Bumili ka ulit, oh. Oh, di ba? So tayo hindi naman ganun. We recommend take it as you need it. Tama, magaling to. Take it as you need it. That's the right term. Okay, another common question naman, kailangan ko bang mag-load? Kasi di ba may phases yan. Mm-hmm. Meron sinasabi sa mga label sa likod. Loading phase, 20 grams for the first 5 days and then 5 grams sa mga consequent days for maintenance. So, kailangan ko ba sundin yun o it really depends sa... You have to listen to your body eh. Sometimes you just have to take yung kunyari one serving, take mo lang one serving as you need it. Hindi mo naman kailangan i-maximize na sagad-sagad. Eh. So para sa akin, ganun yung recommendation ko kasi each person has very, baga tayo, we are created differently. Eh. So mas maganda na i-assess mo yung body mo. So wala siyang parang specific recommendation na ito dapat yung i-take mo at this point of time. Hindi. So i-listen to your body kung saan siya nag-work, dun yung gagawin mo. Basta yung creatine, waking nation, nag-work yan through saturation. Kaya nagkakaroon ng loading phase, kasi kunwari ako as a bodybuilder, kailangan masaturate mo muna yung creatine sa katawan mo para pagdating mo ng as much as possible, masaturate na agad sa katawan mo yan. Kasi nga, the shorter yung saturation period, papasok ka na sa maintenance which is 5 grams. Pero if hindi ka naman katulad namin na, kung hindi ka athlete, kung hindi ka nag-intense na nag-workout or high intensity or high volume na nag-train. Hindi mo na kailangan. Start ka ng maintenance, 5 grams, that's fine. Yun nga, depende kung ano yung kailangan ng katawan mo eh. So, actually, Waking Nation, magkaiba ang creatinine levels ng katawan sa creatine supplement. Ah. Magkaiba yun. Ah. So we can talk about that on a different video. Pero they're both different. Ah. So huwag yung isa isipin na parehas sila. Creatine ba, Nigel, nakakataba or nakakagain ng weight? Hindi. Kasi, tama, hindi ka nakakapag-gain ng weight sa creatine. Magigain ka ng weight kapag nakaka-calorie surplus ka. Kasi mas marami kang calories na pinapasok sa tawa mo, automatic, surplus, magigain ka ng weight. Okay, last question para sa ating anonymous user. Ano yung difference ng murang creatine sa mid and premium range na creatine? Gaya ng lagi kong sinasabi, it's all about the patents and the source. Kasi pwede ka naman bumili lang ng creatine na nakabag eh. Merong nabibili kasi na raw na creatine na ire-repack per kilo. Per kilo. Per tons. Actually, hindi na nga kilo eh. Tons. Parang kunyari, 1 ton na 3 tons ng creatine, bibilin mo. Then, if you have your own container or may tall packer kayo, ipaparepack mo lang yun. Ilalagay lang nila yun. Kunyari, 300 grams, 100 grams, ire-repack lang nila. The difference between patented creatines like yung ginagamit natin, yan yung mga branded creatines. Kumbaga, ano yan, yan yung nag-involve na quality control, yung dumadaan pa sa filtration na nagma-micronize ng creatine. Meron pa silang dinadaanan na certain machines para ma-filter pa yung creatine. Kaya kung mapapansin mo, iba yung texture, iba yung ano. Tsaka syempre, yan yung mga dumaan pa sa research and development. Yan yung mga nakikita nyo na ginagamit ng mga world na athletes. Kasi yun talaga yung most research. Ano. Hindi sila gumagamit ng mga repacks lang na generic. Syempre, yung generic, mura talaga yun. Syempre, if you just base your purchase, kumbaga sa Tagalog, kung babasehan mo lang yung pagbili mo based sa price tsaka sa servings, mapupunta ka talaga dun sa magiging ano ka. Kasi kinaklasify mo na lahat ng creatine pare-parehas lang. Eh. So para sa akin, that's what separates them. Kasi bawat mga company may mga separate patents yan eh. Diba, Creasol, Creapure. Kasi hindi lang naman, for example, sabi mo, di ba, hindi lang creatine yung product, pero meron pa silang additional
hindi fillers, additional ingredients, let's say for, para sa isang product natin, may creatine siya na merong L-carnitine. Tama ba? Eh, yung Creagen yun. Creagen, di ba? Ano naman yun? It's a different... Kaya nag-iiba yung prices. So, titignan nyo rin, Waking Nation, kung bakit ito sobrang mahal. Creatine lang ba yung nakalagay doon or may additional ingredient for naman, different purpose? Yung minimension naman ni Aris is a mix flavored creatine yun. Mm. So, if you're not taking any supplements, you want to take creatine, okay yun. So, pero yung pinag-usapan natin ngayon, yung powdered pure creatine or yung tablet, yun yung difference. Yun yung pinakapagkakaiba ng mura sa mid-price tsaka premium price. Pero tayo kasi sa Waking, wala tayo yung generic eh. We prefer brands that are sustainable. Nagmamatch dun sa vision mission natin na promotes quality and integrity. So, dun sa other side, we just shared some info pero we don't have any info kung sabihin na nilang galing abroad or what. Hindi natin alam. So, tayo, dun tayo sa proven and tested na natin. Oh, yan, Waking Nation ah. Medyo madami-dami na naman information natin about creatine. So, pag meron kami na miss na hindi namin na-discuss today, pwede naman natin i-leave yung comment na yan sa baba para, syempre, next video, ma-discuss ulit natin. So, ganun lang tayo dito, Waking Nation. Every time na may questions tayo na kailangan i-discuss ng paulit-ulit, pwede naman, habang tumatagal tayo, meron bago eh. May update. So, lagi namin kayo update sa mga products. And if may question pa kayo, again, pag nasa store, tanong kayo sa mga staff, sa online, sa mga social media accounts natin, pwede. So just to summarize, Waking Nation, not all creatine are created equal. But nakakasiguro tayo na yung mga products ni Waking na creatine or kahit ibang product ay quality and world-renowned. Stop it. Get some help. Sabi ko sa'yo, hindi makakalimutan ko. Not all creatines are created equal. In Tagalog, hindi lahat porket nakita mo creatine, pare-parehas yun. So, yun. Basta dito sa Waking, we promise and commit to you that our creatines are quality and world-renowned, of course. Used by lots and millions of people around the world. Yun yung gusto natin i-promote sa inyo. O, di ba? Mas malinis yung version niya. So, Waking Nation, don't forget to like, share, comment, and subscribe to our social media accounts. And hit the notification bell para mas updated tayo sa ating mga happenings dito sa Waking. Okay, Waking Nation, meron din pa pala isa. You can download na din our Waking app sa Play Store kapag Android user and App Store kapag Apple user. Okay, Waking Nation, thank you. Peace out.